Welcome back to my channel, and in this video, tuturuan ko kayo kung paano magkaroon ng kilay for days using this product. So, alam naman natin na kilay is life. So, tuturuan ko kayo kung paano kayo magkakaroon ng kilay na naglalast ng 2 to 3 days. Okay? Using this product. So, familiar naman siguro kayo kung ano ito. So, ito yung pinangkukuli natin sa buhok, guys. Yung mga dati pa. Available to sa mga palengke or sa grocery. So, ito siya. Beijin. So, may mga kulay siya. So, ngayon, ang gagamitin ko is dark brown since ang kulay ng buhok ko is dark na. So, I'll be using this color and this product. So, I'll teach you how to use this sa ating kilay. So, first, since may kilay ako ngayon, kailangan natin siyang tanggalin. Make sure na walang product tong kilay ninyo. So, I'm gonna use wipes to remove yung product sa kilay. Ayan. So, make sure natanggal siya. Ayan, guys. So, yung kabila na din. Ayan. So, nakikita nyo naman kung gaano kanipis ang kilay ko. Actually, ilang buwan ko na siyang hindi binubunutan. Dahil gusto ko siyang kumapal. Pero hanggang ngayon, like siguro mga simula January. So 6 months na pala at hanggang ngayon ganito pa rin ang kilay ko. Ayan. So kukuskusin ko lang siya at i-align na rin. So kung nakikita nyo na malapitan ang kilay ko is ito medyo ano siya dito yung kalbo sa side na to. Ayan, saka manipis. Ayan. So, ang gagamitin lang natin dito is ito syempre, itong product na to. Which, ito siya sa loob. Ayan. So, meron na rin siyang kasama tube na dito natin ilalagay yung product. And, kailangan natin ng panghalukay. So, I'm using hairpin. Ito na rin yung gagamitin kong pang-apply. Para isahan na lang. And, syempre, konting tubig. Ayan. So, una muna is ilalagay natin tong product dito sa tube. Konti lang. Mga ganito lang siya. Kakonti. Ayan. Pwede na yan. Para dito sa dalawa nating kilay. Ayan. So, tatantiyahin lang ninyo yung tubig. Huwag masyadong madami or malabnaw. Actually, konting-konting tubig lang. Dadamihan ko pa to. So, babawasan ko siya ng kaunti. Ayan. Mga ganito lang. And then, i-stir mo lang siya. So, i-stir mo siya hanggang sa lumapot siya at maging darken yung kanyang texture at yung color. So, yan. Halo-halo lang. Ayan. So, ito siya sa loob. Ayan. Yan yung product na hinahalo ko sa loob. Hanggang maging malapot yung kanyang texture and dark na yung kulay no ating product. Ayan.
So, ang gagawin ko, kukuha ko ng salamin. Ito. And then, ilalagay niyo siya. I-fill niyo lang siya sa kilay para lang kayo nagkikilay. Actually, dati ang ginagamit ko is toothpick. Masanay ako dun. Pero kahit naman anong gamitin niyo, basta yung mag-fill in lang siya dito sa kilay niyo. And then, dito mo na rin makukortihan kung anong gusto mong korte ng kilay mo. Ayan. In my case, pinifiling ko lang talaga kung ano yung korte ng kilay ko. Para mas mukha siyang natural. Ang amoy niya pala guys, yung tagang pangkulay ng buhok ha. Pero hindi siya katulad ng ibang pangkulay ng buhok na super tapang ng amoy. Ito carry pa naman. So I'll make sure lang na evenly siyang spread sa aking kilay. Ganyan siya. I'm back guys, so ito na siya, nalagyan ko na yung dalawa kong kilay, ayan yung aking left and tong right kong kilay, naubos ko na rin yung product, so tama lang yung ginawa ko kanina, ayan na siya, actually may natira pang kaunti pero sabi ko tama na to, so ililive nyo lang tong sa inyong kilay, siguro mga 30 minutes. Then, after that, pupunasan nyo lang siya ng cotton na wet para maalis yung ibang product. Kasi diba, fill-in nyo siya. Tapos, mamaya, after 30 minutes, i-remove natin yung product using yung cotton, na yung wet cotton. Okay? Then, makikita natin yung final product. So, after 30 minutes, I'll be back para makita nyo kung paano ko siya gagawin. Tanggalin. Okay? Thank you.
guys, I'm back and ngayon tatanggalin na natin yung nilagay ko sa kilay ko and this is how it looks like. Matigas na siya sa kilay ko and tuyong-tuyo na siya. So, gagamit lang tayo ng cotton and water. So, lagay lang natin yung water. So, wet na to. And then, tanggalin natin siya. Unahin ko yung sa akin right side. And gently lang natin siyang tatanggalin. At ito na siya. Natatanggalin siya pa unti-unti. Siya guys, natatanggal ko na siya. And then since punong-puno na itong cotton natin, gagamit tayo ng another set. Ayan, kumuha lang ako. And then i-wet lang natin siya ulit. Like so. And let's remove the other side. Oops. Ito na siya. Paunti-unti lang. Ayan na siya guys. So, tinanggal ko na. Wala na yan. Wala na siyang matigas na part yung nanigas na product. So, wala na. Tanggal na siya. So, as you can see, may kilay na ako. And ito siya malapitan. Pwede ko naman pala ilapit tong camera, no? Ayan. Wait. Ayan siya na malapitan. And the other side. Ayan. So, ititest natin siya. This is the first day. And ititest natin kung ilang araw siya na may kilay ako. Nakita nyo naman yung before kung gano'ng kanipis yung kilay ko. And this is the after. Natatanggalan natin siya. Ayan. Ayan. So, itetest natin kung hanggang ilang araw magtatagal siya dito sa ating kilay. So, i-update ko kayo tomorrow and the day after tomorrow, okay? So, see you again for the update. Update and this is the second day after na naglagay tayo ng product sa kilay natin and so far so good. So ito pa rin, meron pa rin siya, makapal pa rin, tingnan yung kilay ko and ito medyo nag-fade na siya sa part na to. So yun, so second day to, bukas third day update ko kayo. Hi guys, this is the third day nang nilagay ko sa kilay ko and ito na yung itsura niya ngayon, medyo na fade na sa part na to but here makapal pa rin naman siya. Ayan pa rin yung tint, ito pa rin yung tinto, dito medyo makapal pa siyang tignan. Ayan yung tinto, meron pa rin. So lalagyan ko na siya ng product sa kilay ko dahil na fade na dun sa part na to para magpantay siya dito.
So, i-update ko na lang kayo ulit bukas kung ano na itsura niya. And, by the way, kaya ganito itsura ko, nag-prepare na ako para pumasok. Okay? So, update ko na lang kayo tomorrow. Hi guys, this is the fourth day. And as you can see, ito na yung itsura ng kilay ko. And meron pa naman siyang kahit konti. Ayan o, medyo makapal pa rin tingnan, lalo na yung dito. Dahil tong side na to, kalbo to eh. Itong part na to. So meron pa rin naman siya. At okay pa naman siyang tingnan. Pero i-retouch ko na rin to tomorrow. So, yun lang. So, ito na yung huli kong update. So, siguro naglala siya until 4 days. Kanina nilagyan ko na rin to ng eyebrow. Kasi nga, makita na yung kalbo ng kilay ko dito. So, yun lang. At least, diba, kahit ilang araw, hindi na ganun katagal mag-makeup dahil hindi na masyadong matagal tayo na magkilay. So, yun. So, gawin nyo lang yung mag-allergy testing muna kayo para to be sure before nyo apply yung product sa kilay ninyo. Baka kasi magkaroon kayo ng allergy. Okay? So, yun lang. So, ilalagay ko na rin dito yung picture compare naman dun sa unang-unang time na bago ko naglagay nung tint sa kilay ko. So, yun lang naman guys. I hope na na-enjoy nyo yung pag-review natin neto. And, kung may gusto pa kayong i-try ko, just comment down below. And then, I'll see you to my next video. Bye!